tamang kaalaman tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas. At ito ang Padayon Presents the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Sa linggo-linggong pagdiriwang ng Filipinong Kalinangan, ating kilalanin ang malilikhain at mahuhusay na Filipinong mamamayan. Mula sa lika at likas ng mga tanawin, gayon din ang iba't ibang esensyal na aspeto ng pamanang kultura ng iba't ibang bayan. Ating iisa-isahin, pare-pareho nating ihimayin. Mga pangyayari't mahahalagang kaganapang pangkultura ng ating bayan, ating antabayanan at linggo-linggoy subaybayan. At mga bagay na sumisimbolo ng ating lakas at ganda bilang mga Filipino. Ating sabay-sabay tuklasin at paunlarin dito lang sa Sagisag Kultura TV. Sa huling bayang ating lalakbayin sa lalawigan ng Laguna, ihanda ang inyong mga sarili dahil kalinangan itong bayan lumalagas last sa kabiyayaan. Hindi pahuhuli at hindi magpapaiwan sa agos ng kayamanang ng kultura, bayang ito'y kayang-kaya makipagsabayan. Sa pagtatapos ng ating pagpasyal sa lalawigan, ang ating tuklasin ang Likhang Yaman ng Pagsanghan. Ang tourist capital of Laguna. Ang Pagsanhan ay nahahati sa 16 na barangay
at may layong 72 kilometro sa Maynila. Ang mga hangganan nito ay ang bundok ng Balubad sa Silangan, bayan ng Santa Cruz sa Kanluran, at Lawa ng Laguna sa Hilaga. Bayan ng Lumban sa Hilagang Silangan, mga bayan ng Cavinti at Luisiana sa Timog Silangan, bayan ng Magdalena sa Timog Kanluran, at bundok ng Banahaw sa Timog. Pagsanga ng bayan namin dahil dito sa dalawang ilog no, na nagsanga. Ang ilog ng Bumbungan at ilog ng Balana. Kaya siya tinawag na pagsanga, gawa ng pinagsangahan. Yung pagsanghan. Ang pagsanghan ng unang panahon, siya ay baryo lamang ng Lumban. Sa dumaan yung panahon, naging kabisera din siya o sentro ng Laguna. Dahil dito sa lugar na ito, may ilog kami dito na tinawag naming pinagsangahan. Meaning parang crossroad ng dalawang ilog na kung saan yung mga businessman natin Chinese from Manila, particularly sa Binondo. So dito nila dinadala yung kanilang mga kalakal. So naging sentro to ng palitan ng kalakal. So ang pinakamalaking komunidad noon, ang bayan, Lumban. Sakop niya Pagsangan, Santa Cruz, Paite, Cavite. Ang laki niya. Siguro dahil nga bago po dumating mga Kastila dito, isa na siyang sibilisadong lugar. Subalit noong mga 1668, dahil nga ang Pagsangan ay mas yumaman. Dahil nagkaroon dito ng merkado ang palengke. So, naging sikat yung palengke. Kaya ang first capital na bae, inilipat dito yung capital, dito sa Pagsangan, noong 1668. Kumbaga, sentro ng kalakalan ang Pagsangan. At siyempre, kung mayaman ang bayan, nakapag-aral ang mga tao. Maraming yumaman dito. Nanguna ang Pagsangan sa kultura sa buong Laguna. Ang Pagsanhan ay na-discover nga noong 1668. Kaya siya nagpilit na maging pueblo dahil si Alcalde Francisco Umali, may pulong sila noon sa Lumban na gusto ng mga tiga-Lumban na itaas daw ang buwis ng mga tiga-Pagsangan. So hindi pumayag si Francisco Umali. Kaya nagpilit sila na humiwalay sa Lumban. Pinilit niyang humingi sa gobernador noon para maging pueblo siya. At nung nagkataon na yon, ibinigay na ng gobernador na maging pueblo, ang bayan ng Pagsanghan ay may sukat na 43.7 kilometro kwadrado. Ilan sa mga kulturang kayamanan ng Pagsanghan na inyong makikita? Arkong may kalakip na alamat, magarbong simbahan, matibay na bahay pamahalaan, at marami pang iba. Iba't ibang gusalit, mga istruktura, may iba't ibang gamit at pagtatalaga. Sa mata ng mga pagsanghenyos, ito'y pantay-pantay at pare-parehong mahahalaga. The Puerto Real, naisulat ng ating historian si Dr. Gregorio Saide noong 70s, The History and Legend of Pagsanghan. So isa dito ang Legend of Pagsanghan Arch. Ginawa ang Puerto Real noong 1678 hanggang 1688. Ginawa daw po ito dahil dun sa noon, yung ang tawag ay Tangkad. Si Tangkad, lulusubi ng bayan ng Pagsanghan. Si Our Lady of Guadalupe ay nagpakita dun sa spot na yon, and then she draw a line. So from there, ang mga bandido ay natakot no, na magpakita ang ating Our Lady of Guadalupe. So nagtakbuhan daw, ikinuwento ng mga tao sa Cura Paroco dito noon. So sinasabi nila yung mahal na birhen ng Guadalupe daw yun ang nag-save sa bayan. Kaya bilang pagkilala o pagpupugay sa mahal na birhen, naggawa sila ng structure doon. Arko siya na may tatlong butas, tapos sa ibabaw po nun yung dalawang layon at yung iskusyon, yung mga symbol ng Espanya. Yun po yung makikita niyo doon sa Arkong Bato. Bilang dedicate po siya sa mahal na birhen. Thank you.
At ang patron ng pagsangan, ang Guadalupe, ay dating patron ng buong Pilipinas. Pero di sa Laguna, Guadalupe. Nanggaling pa sa Mexico yung image. Nasunog noong World War II, pero mulang pinalitan. Ang mga tigapagsang na hindi, parang hindi nawala ng pag-asa na balang araw is magkakaroon sila ng sariling parokya. 20 years bago nagkaroon ng sariling parokya ang Pagsanhan, November 12, 1687. At yung mismong patrona is ang Mahal na Birhen ng Guadalupe. Noong 1690, ginawang ang simbahang bato. Panahon noong 1935, ay dineklara ni Pope Pius XI ang Mahal na Birhen bilang patrona ng Pilipinas. July 1835, i-declared na parang yung simbahang bato, ginawa yung bell tower at saka meron kami ng parang dome. So nasira siya nung panahon ng gera ng mga Amerikano. Ibinuhay siya ng mga tigapagsanhan din. So tanda ko sabi ni Lola nun yung nag-ambagan silang tigpipiso yung malalaki. So nakalikom sila ng 400,000 para maibalik yung ganda ng simbahan. Hindi na nga lang yung dome. Tapos, paggawa ulit sila ng bagong imahe ng Mahal na Birhen na ang gumawa ay si Maximo Vicente. So, noong 1958, sa tulong din ni Gregorio Saide, yung istorya ng pagsanhan na nagmamahal sa Mahal na Birhen, itinuwento nila sa Meksikano at yung Meksikano is nagpadala ng bagong imahe na matatagpuan natin ngayon. So, after po noon, noong December 12, 2012, ang simbahan po ay itinaas ng obispo ng San Pablo sa antas na Diocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe. Start tayo sa San Isidro Hill Eco Park where there is a 292 steps. With this, you can see the Holy Rosary. The Holy Rosary with 5 mysteries each na apat yung kanyang way. So this includes the Glorious Mystery, the Sorrowful Mystery, and so on. So magkakaroon tayo ng statwa ng mga katulad ng Resurrection of Christ, no? The Birth of Jesus. Ang kaibahan nito ay meron tayo din Station of the Cross, which is nakapaikot siya sa 88-foot na image ni Our Lady of Guadalupe. So talagang pilgrimage site siya. Ang naging makasaysayan din po dito yung natitirang relic na lang na ng panahon ng gera is yung Pagsanhan Arch na kinikilala po siya ngayon na bilang National Treasure of the Philippines. At ang isa po ay yung relic na Cleopatra Needle. Makikita po natin siya sa ngayon sa Plaza Coronel Abad. Ang Cleopatra Needle is parang pinangalan sa anak ng hari na si Queen Maria Cristina. Primerong sikat ang pagsanghan sa kanyang napakagandang talon. Ngunit alam niyo ba na ang bayang ito ay mayroong lagpas na 100 tahanan na maituturing na heritage houses? Habang ang iba rito ay nananatiling tahanan pa rin, ang ilan naman nag-iba na ang gamit. Halina't ating pasadahan at silipin ang ilan sa mga pamanang kabahayan dito sa Pagsanghan. Sa nalikom po namin na ngayon na heritage houses, dito lang po sa Poblasyon 1 at 2 is 130. So
So ang pinakasikat po dito, isa yung pong bahay ni naging Ambassador Fidel Llamas. Matatagpuan po natin sa barangay Poblacion 2. Po siya isa pang ancestral house na kilala po dito yun na ngayon ay Balay Ilocos na yung ancestral house po ng mga Rivera. So matatagpuan naman po natin siya sa Rizal Street. Tapos yung bahay din po ng mga ehersito na naging Pagsanhan Academy siya noon. Yung bahay ni ehersito is 1912. So buhay pa rin po siya ngayon. Bawat lugar ay mayroon iba't ibang istorya. Mula sa kwentong bayan hanggang sa kasaysayan. Dito sa Pagsanghan, parehong meron yan. Ngunit bago tayo makinig sa kanilang nakatutuwang alamat, ating alamin ang kwentong laban ang naganap sa Sambay. Sa Battle of Sambat naman, doon nangyari yung paglaban natin sa mga Kastila noon na pinangunahan ni Severino Taino na taga-Pagsanhan at iba pang mga kasama niya na sa paglalaban ay nagtagumpay yung grupo ni Maningning, tawag doon sa grupo, sa pangunguna ni Severino Taino. Yun nga lang, namatay si Coronel Jose Abad na taga-Pagsanhan din. Bali yung laban daw noon na sabi eh, ang gamit nila ay polo at saka mga tabak lang. Mula sa makasaysayang kwento ng labanan sa Sambat, dumako naman tayo sa iba't ibang pagsanhenyong alamat. Bukod sa aparisyon sa arko ng babaeng may hawak na espada, kuweba ni Doña Pascuala, mayroon ding kwentong mahiwaga. Gayon din sa ilalim ng tubig ng Kawa-Kawa, mapa sa burol ng San Isidro'y may alamat rin ng gintong bahay. Doña Pascuala Cave, there is a fisherman nangingisda isang araw sa ilog na nagkain laban si Sirena tsaka si fisherman. So one day, sinama ni Sirena si fisherman sa ilalim ng ilog kung saan may isang kuweba. No, nagtiyatawag nating Doña Pascuala Cave na pinakita ni mermaid ang kuweba at naandun ang mga gintong coins. Inofera ni mermaid si fisherman na ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan na ito kung mananatili ka sa aking kuweba. Hindi pumayag si fisherman kasi may asawa at anak siya. Okay, bibigyan na lang kita ng few coins pero huwag mo babanggitin sa asawa mo ito kung saan galing. Pero pag-uwi niya, tinuwento pa rin niya sa kanyang misis. And then the coins becomes putik. So yung story ni Doña Pascuala Cave. Dahil magandang istorya, one of these is creating the sculpture of mermaid on that spot where the cave located. Sa Kawa-Kawa naman, the legend of Kawa-Kawa is noong araw, there's a big, huge bell dito sa simbahan na ito. Pag pinatutunog siya o pag tumutunog, ang mga buntis ay naaagasan. Tapos sa mga bata, umiiyak. So one day, dahil nababother na yung mga asawa, minako ng mga mister ang kampana. Ito ay sinakay sa bangka at inihulog dun sa ilog. So marami na nag-try, recent years, marami na nag-try na kunin ang kampana mula sa ilog. Pero dahil napakalalim daw, no, none of them get successful na makuha ito. Some of them nanunod pa. The Legend of the Golden Cow, ito naman yung kaya may mahirap at may mayaman daw sa Pagsanhan. Itong Golden Cow ay nagpapakita sa San Isidro Hill. Sinasabi nila na kung saan kumakain si Golden Cow, no, naghihirap yung mga taong nakatira dun sa side ng town na yon, which is tinatawag nating San Isidro or Ibaba. Yung dumi niya ay nade-deposit sa west side. So kaya mayayaman doon nga sa Rizal Street, which is the west side of Pagsanhan. So one day, taong bayan ng Ibaba
umakyat ng San Isidro Hill. They try to find the said cow para ikutin at doon naman sila kumain sa west side. But they didn't found the said golden cow. Hindi lang sa pamanang istruktura at kalikasan, mayaman ang pagsanghan. Bayang ito ay sagana rin sa kayamanang mamamayan. Mga taong ito ay namayani sa iba't ibang larangan. Halina't sila'y ating kilalanin, ehemplo nila ay hanga. So ang una pong kinilalang tao dito sa pagsanhan is si Francisco de San Juan. Si Francisco de San Juan po, siya yung pumatay sa gobernador ng Laguna. Isang British po siya. At ang pangalawa po ay si Padre Pedro Pelaez, kauna-unahang paring lumaban sa mga Kastila. Siya po ay paring secular. Tapos nung namatay siya, sinundan siya ni Padre Burgos. Tapos ang sumunod na noon ay ang local hero natin ay si Cepriano Sagiri. Siya naman po ay naging alkalde rin dito. Isa po siyang hukom sa Baguio noon. At dahil siya po isang guerrilla na pinahirapan ng mga Hapon noon dahil sa pagtatanggol din sa bayan. So ang sangguniang bayan ay nagbigay ng puga at binigyan siya ng isang monumento at ipinangalan sa kanya isang lugar dito sa Poblacion 2 bilang Plaza Sagiri. Tapos ang isa pa pong kilalang tao rito is ang pinakamatagal na naglingkod bilang mayor, si Don Manuel Soriano, na ipinangalan naman po siya sa bulwagan Don Manuel Soriano Town Plaza. Si Lolo Wewe, sa pagkakakilala namin bilang mga isa sa apo niya, sa kwento ng mga lola namin, siya ay naging mayor ng Pagsanhan for almost 20 years. Nag-serve siya ng 2 beses bilang pangulo ng mga liga ng mga munisipalidad o yung mga LMP president, Laguna chapter. At dito naman po sa bayan ng Pagsanhan, marami siyang ibinigay na mga basic services kagaya ng school, nagpatayo siya ng mga schools. Sa sariling pera, yung mga poso at saka tulay na hanggang ngayon napapakinabangan pa po ng mamamayan po ng bayan ng Pagsanhan. Isa yung municipal plaza dito sa bayan ng Pagsanhan. I-donate niya yung sarili niyang lupa para maging plaza. May portion din na donate siya para sa simbahan at yung aming pong lumang cemetery, public cemetery, binigay din po niya para sa taong bayan. So, nung tinanong po namin yung aming pong mga lola na anak niya, tanong namin, bakit naman ipinimigay ni Lolo Wewe yung kanyang mga ari-arian? Ang sinabi lang daw sa kanila ng kanilang ama, magpundar kayo ng sarili nyo. Ito ay para sa tao, ibibigay ko para sa tao, dahil ito naman ay ibinigay lang din naman para sa akin. Ang mga Benitez po, dalawa po yung naging marker natin dito sa Benitez. Yung una po ay yung si Conrado Benitez. Siya po yung isa sa tinatawag nilang Seven Wise Men. Isa po siyang dean, dekano, nung panahong yon. Yung kapatid niya na si Francisco Benitez, isa din po siyang dekano at ipinangalan sa kanya yung public school na kung tawagin namin is bundok, yung Francisco Benitez Memorial School. At siyempre yung huling-huli po natin is si Dr. Gregorio Saide. Siya po yung author ng Pagsanhan History at nakakompose po siya ng 67 books ng panahon yun. At naging alkalde rin po siya ng bayan ng Pagsanhan. Siya rin po yung kauna-unahang nag-restore nung Pagsanhan Arch na tinatawag namin Arkong Bato. Sa larangan ng pagkain, bayan ng Pagsanhan ay magaling din pagdating sa pagluluto. Iba't ibang Filipinong ulam, sila'y may sariling mga bersyon. Ating titikman mga pagkaing tunay ng Pagsanghenyo mula sa iba't ibang lokal na putahe hanggang sa espesyal nilang halo-halo. Pagsanhan is only known for the Pagsanhan Falls. But then, when we started Calle Arco, parang sinasabi ng mga tao na if you want to experience Pagsanhan, you should go to the Pagsanhan Falls and also, you should dine into Calle Arco. It became parang a landmark na rin here in Pagsanhan. So, if ever na you will say Pagsanhan, parang kakabit na yung Calle Arco for that.
Narito po tayo ngayon sa Calle Arco dito sa Pagsanghan, Laguna. Ito po ay isang restaurant na turning 14 years na po. Ito po ay isang bahay namin, ancestral home namin, for 70 years old ancestral home. I want Calle Arco to be known to be the home away from home. So hindi lang sa food, pati rin sa ambience ng restaurant and sa service na binibigay namin sa mga customers namin. So parang if ever napupunta sila dito, hindi lang one time. So makikita nandito po ngayon, meron kaming pinakbet with a twist. Meron din po tayong dito na binagoongang crispy pata, garlic chicken, ang ating pong steamed plapla, at ito po yung isa na dish namin na original dito sa Pagsanghan, ang pipian. At ito po ang aming best-seller na dessert naman, ang kamote de leche. Hi everyone! I'm Chef Pau of Calle Arco and ngayon po ay magluluto po tayo ng sinigang na baka na may langka. At dito nyo lang po ito matitikman sa Calle Arco Restaurant. So ang ating mga ingredients po ay sibuyas, kamatis, patis, ang sampalok, ang baka, at ang langka. Isosote po natin ang sibuyas, pati po ang kamatis. You can now put the baka and the langka po. You can now put the water. You can also use the beef broth. We will let it simmer for a while. You can now put the sampalok. Hintayin lang po natin siyang mag-boil. And lumambot po lahat ng ingredients natin. Halina po tikman ang sinigang na baka na may langka dito lang sa Calle Arco Restaurant in Pagsanghan, Laguna. And ngayon po, lulutuin po natin ang chicken pipian na makikita nyo lamang dito sa Pagsanghan. So ang ating mga ingredients po ay bawang, sibuyas, atswete, ang pakulay, patis, ating mani, galapong, at ang manok. Igigisa po natin ang garlic at ang sibuyas. Sunod po natin ilalagay ang ating chicken. Hayaan po natin siyang maluto muna with the garlic and the sibuyas. Then we will put the patis and salt and pepper. So para sa ating pampakulay, we will use at suwete. Ilalagay na po natin ang galapong. And for our last ingredient, ilalagay po tayo ng mani. Halina po, tikman natin ang chicken pipian ng Calle Arco Restaurant dito lang po sa Pagsanghan, Laguna. Ang aling taling halo-halo ay kakaiba sa ibang halo-halo. Kasi ang mga sangkap ng aming halo-halo ay sariling gawa. Ang sangkap ng alintalin sa halo-halo ay makapuno, beans, monggo, kundol, ube, at tubo ng niyog. Siyempre nilagyan natin ng yelo, ng tapos gatas, at saka po natin ilalagay sa ibabaw ang tubo ng niyog. Halina tikman ang kakaiba at masarap na halo-halo ni Aling Taleng. Kapag sinabing Laguna, napakaraming bagay ang papasok sa iyong isipan. Lalawigang ito ay punong-puno ng sagisag kulturang kayamanan. At kung ang usap ay kalikasan at magagandang tanawin, tsak na Pagsanghan ay pasok sa mga lugar na dapat mong dayuhin. Turismo sa Pagsanghan, kanilang talon ang pangunahing tampok. Mga bangkero'y umaaligid, kanilang serbisyo sa mga bisita abalang iniaalok. Kumapit ng mabuti, huminga ng malalim, lagaslas ng tubig, saglit kang tatakutin. Ngunit panatiliin bukas ang inyong mga mata, ganda ng kalikasan ay nakapalibot habang ika'y namamangka. Number one talaga na yung sabi natin pinagkakitaan sa bayan ng Pagsanghan na yung pagbabangka, no? Yung paghahatid ng mga turista,
papunta sa ating Pagsanghan Falls. Tungkol naman sa mga naninirahan dito, sa mga pagsanghenyo, basically kami is loving, very accommodating dahil sa mga iba-ibang turistang pumupunta na dito, locally, foreign man yan. Nakuha na namin sa kultura na namin na dapat talaga dahil pinupuntahan ng mga turista. Always smiling, handang tumulong sa ating pong mga turista na pumupunta po dito. Ang Pagsanghan Falls po ay matatagpuan sa bayan ng Cavinto. So ayon sa history, ang tawag sa kanya nung una-una is si Magdala at si Pio. Magda Pio Falls. So yun po. So hanggang nung na-discover siya ng isang Amerikano, tinawag niya itong Pagsanghan Falls na naging sumikat naman po siya na hanggang ngayon ay sikat pa rin dahil doon sa Shooting the Rap. So matatagpuan natin bago makarating sa falls ay yung tinatawag namin punsong bato, tapos yung palakang bato. First falls, yung bridal veil falls. So kahuli-hulan po yung Devil Caves. Yun po yung sa ilalim ng mismong falls. Buhay ng bankero ay hindi rin biro. Lakas at pasensya, kailangan marami sa kanilang trabaho. Sa pagsasagwan pa lang, sila'y tunay mong hahangaan. Sa paghahatid ng mga bisita sa talon ng pagsanhan, sila'y walang kapaguran. Kaya hindi katakataka, selebrasyon tuwing Marso, sila ang ibinibida. Kanilang tikas at lakas, tunay na pagsanghenyong sa gisag kultura. The Bankero Festival was formed actually 3 years before our mayor, then governor, George R. Jesus Reagan became Mayor Pagsanhan. But it was made popular during his time. It became famous because of the intense advertising that that administration did for the Bankero Festival. It was actually for the promotion of Pagsanhan being the tourist capital of Laguna. So we have to maintain that status that Pagsanhan is the tourist capital, which we were able to do now during that time. Because the number one source of revenue of the town was the boat riding to the falls. We were able to maintain that to make the Bankero Festival not only nationally popular, but to be known worldwide, being the tourist capital of Laguna. As tourism and boat riding to the falls is the number one source of revenue of our beloved town, Pagsanhan. Sa Bankero Festival, ina-highlight talaga namin yung aming mga bayaning bankero. So sa event na ito, madami kaming ginagawang event para sa kanila. Mostly, meron kaming tinatawag na Mr. Bankero na yearly sinasagawa ito. And then may mga palarong pantubig kami. Mga palaro na lahat ang naglalaro ay mga bankero. Karera ng bangka, paglalangoy ng mga bankero. So parang ito ay festival. Talagang intended talaga para sa ating mga bayaning bankero. The highlights, just like any other festival, of course, the icon of any festival is the float parade. We actually promote or enhance our river activities because Pagsanhan lives through our rivers. Apart from the river float parade, we also, during that time, we also have
float parade, land float parade, and the street dancing. And then we also try to encourage groups from other towns to participate. So here in Pagsanghan, they made a dance na as in dito lang talaga siya sa Pagsanghan. It is called the Banquero Dance. So parang yung Banquero Dance na yun, ang props namin is yung bangka, and then may sa ilog, ganyan. May mga naglalaba, may mga kung ano talaga yung nangyayari dun sa rapids and Pagsanghan. So yun, through that, dinadala nila yun in different countries, ganyan, to show kung ano meron yung Philippines. And then, kung pag yun yung pinapresent nila, alam mo na, Pagsanghan yun. Harap ka na lang ba? Iingatan ka, aalagaan ka. Ilan lamang yan sa mga awiting Pilipinong sumikat at nananatiling paboritong kantahin, hinugot at isinulat mula sa kalaliman ng kanyang damdamin. Halina't kilalanin mga awit at kompositor sa likod nitong klasikong mga awiting. Parang biglaan lang eh, parang giving a demo to the old Octo Arts International office in Philam. And then, cassette tape pa also noon. Binigay ko siya. That was 1985 actually. And then after a year, nakatanggap ako ng call from Octo Arts International na kakantahin na daw yung aking Tagalog song. It's entitled, Pangarap Ka Na Lang Ba? Ng isang baguhang singer whose name was Mary Jane Cruz that time, who later on became Jamie Rivera. And the title became Mahal Naman Kita, the song. So that began my songwriting career. In 1991, I was launched as Vika Recording Artist as the Barefoot Singer. So, mas na-focus ako nun sa aking singing, performances. Then, I returned in the music industry way back 1999 via this song entitled, Iingatan Ka. Originally interpreted by Carol Banawa. Iingatan Ka is a mother and child song. Iingatan Ka song is very memorable and very special to me. Kasi yan ang very first composition ko na nakatanggap ako ng Awit Awards for Best Produced Record of the Year. How can I forget na I was 3 months pregnant nung magawa kong i-compose yung song na yun. And then, medyo may konting sad story lang behind it because when I gave birth to that baby, she was a cleft lip, cleft palate baby. So talagang sabi ko, talagang sobrang na-offer ko yung song na yun sa aking youngest daughter. I came back here to my hometown back in 2009. Nag-umpisa naman na magsulat ako ng mga festival songs. So nauna ako magsulat ng festival song for Pagsanghan, for the Banquero Festival. From then on, nagkasunod-sunod na rin sa ibang mga bayan, they have heard of me. And then, nagpapagawa na rin sila ng mga songs like Burdang Lumban Festival of Lumban Laguna, and then the Kalayaan theme song also, sila din, Kalayaan Laguna theme song. Di lamang sa talino, tunay na mayaman ang mga pagsanghenyo. Gayun din sa kasiningan, Pagsanghan ay umaapaw sa talento sa larangan ng musika at sayaw. Dito'y mayroong iba't ibang grupo, kilala sa loob ng ating bansa, maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Thank you.
noong una, FBMS Anklum lang, and song. Yan ang pangalan. Then later on, we come up with Himig Kawayan kasi basically, we are using Kawayan. Ang pinagmulan po ng Himig Kawayan ay yung pong maliliit na instrumento na kung tawagin ay tipangklong, which is the mini angklong. Yung pong malalaki, yung po yung angklong. Ang Himig Kawayan ay binubuo ng mga batang mag-aaral mula sa Francisco Benitez Memorial School na kung saan ang kanilang ginagamit na instrumento ay makabago at ang traditional na instrumento. Ang makabago ay yung mga bongos namin, xylophone, the chimes, at ang traditional ay yung angklung po. Pangarap namin na makita sila na ma-incline pa rin sa musika. Yung hilig nila hindi mawala. Kaya itinatag ito para sa mga bata. It all started as a small dream for a young dancer who was so in love with ballet. The ballet workshop started in the summer of 1995 when I was just 17 years old. We started humbly as a very small group of 20 students in a hall as a makeshift studio near our church. And so the summer ballet workshop began in the small town of Pagsanghan. And we held our first ballet recital in our very own Pagsanghan Town Plaza. We introduced classical ballet as the basic foundation of dance. And as the workshop carried on, we also taught contemporary, jazz, hula, hip-hop, and Broadway. It was just a summer dance class at first, but as we progressed, as a dance school, as the friendship and bond that grew within the students, so it became more of a dance family and an artistic haven for young dancers. My advocacy is for ballet to be accessible for aspiring dancers of all walks of life. Not only for the elite, but also for underprivileged children from the province and remote areas, and give them a chance to discover their talents in dance that may change their lives by achieving their dreams through ballet. Because I am a culture enthusiast and our mayor was also a lover of culture, he's an artist. So I suggested to him that we should form a dance troupe in order to promote the cultural heritage of Pagsanghan, because Pagsanghan is known to be a very cultural town. We formed the SICADA, Sining Katutubo Dance Assembly, acronym SICADA. I was also the one who gave that name that. And the SICADA was formed January 27, 2002. And so by now, the group has been existing continuously for 18 years. These are all young people or
kids from Pagsanghan. Actually, our members start their training at the age of 5 or 6. We hone them and they stayed not less than 5 years. Some of them, until they finish their colleges, are still members of the SCADA. And we give them the Lifetime Achievement Award for anybody who can be loyal and have a straight 5 year completion of the training without any hassle. We gave them that award of being a member of the SCADA forever. So we gave them a plaque of appreciation for that. That's the Lifetime Achievement Award that we gave them. We represented the Philippines in a World Folk Dance Competition in Seongnam City in Korea. This is the 18th year of the SCADA. We will be 19 years old in January. And hopefully these new members will continue on the tradition and the excellence of showing the world what Pagsanghenyos are all about. Kababayan, ito ang likhang yaman ng bayan ng Pagsanghan. Sa mga bayan ng Laguna na ating pinuntahan at ginalaan, maraming nalakap na inspirasyon at panibagong kaalamang natuklasan. Kalina nga ang Pilipino'y nasadyang napakayaman. Tunay na may ambag na likhang yaman ang iba't ibang bayan at mga lalawigan. Paglalakbay ay tunay na mas nagiging makabuluhan sa mga bagay na natututunan tungkol sa sariling bayan. Mas nagiging malalim ang Pilipinong karanasan kung halaga ng kalinangang bayan ay mas naiintindihan.
Kaya huwag magsawa sa pagsama sa aming paglilibot sa iba't ibang bayan at makabuluhang paggala. Huwag maging dayuhan sa sariling kultura. Ako po si Angiro Blanco. Ako naman si Lara Maige at ito ang Sagisag Kultura TV. Sanda ang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimiti. Puno ng kasaysayan, puno ng hiwaga. Sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. In humble huts all across the archipelago, important work is taking place. It is the work of teachers and students coming together to preserve tradition, blending the ancient knowledge with engaging teaching methods, enlivening for a younger audience the ways of the past, or simply bringing communities together to judge what is valuable, what must be taken on the journey forward. In this season of Dayaw, we visit the schools of living traditions to listen to the voices of those who have made it their mission to preserve cultures, to see in the eyes of the young a world that they will gladly inherit, preserve, and pass on. This is what it means to be Sisidlan, a bearer of culture, a school for living traditions. Fu is a Balaan honorific title that denotes the rank of a wise and respected elder. It is a title that has been bestowed to many elders of the Balaan people, now dwelling in Pulomulok, South Cotabato. It is an honorific rightfully bestowed on Yabing Dulo, a 105-year-old matriarch who is a healer, a medium, and a matriarch. She is also a master weaver and dyer of abaca. Her mastery is ikat, that complex method of weaving that combines three important aspects. First,
an encyclopedic knowledge of the forest and its products. Second, a precise skill that turns these products into woven textile. And the last, a memory committed to the myths, the motifs, the symbols of our people. Fu Yabing Dulo has all three and much more. Thus, she was awarded the distinction of becoming a Gawad sa Manlilikha ng Bayan awardee. E gamaba. Manlilikha ng Bayan, ang pangalang Yabing Masalon Dulo, Blaan Mabal Tabi. To visit Fu Yabing's village in Polomolok is to see how the Gamaba recipient has awakened a renewed interest in Abaca ikat weaving. Dayao's visit was also an occasion to witness the love and respect that family, kin, and village bestowed on their beloved Fu. Galing niya, maganda, tapos maglambing, tapos yung ang gusto niya, hindi mag-away yung mga anak niya. Tapos kung may mga pagkain na mabuting pagkain, gusto niya kung anong pagkain dyan ay para sa amin, iniwan niya. Matanda na siya, pero pasalamat namin sa Diyos na siya bilang kahit matanda, pero parang malakas din ang sarili niya. Yan, pero ngayon na gusto namin na kahit anong layong lugar pumunta rito kay nanay at sa amin din kami sumunod sa kanya. Marami na siyang tulungan, gaya ng number one, yung lugar ng Lamdipo, Malandag. Siyang una-una doon nagawa ng kwan. Para kumbaga, anong sa inyo yan, ma'am? Siyang profesor, kumbaga? Nagturo siya sa Malungon, saka sa barangay namin, pati na rin po dito sa community ng Purukpor Amguo. Dahil mas unahin niya po turuan yung mga tao dito sa community para mas mapadami, mapaipasa niya po sa mga apo niya at kamag-anak niya yung kanyang weaving paghahabi na talento. In her home, women gather to assist and learn from her. 6 years old pa lang ako, tinuruan na ako ni Lola na mag-dance, magtahi ng damit ng blaan at saka magawa ng bracelet at saka yung necklace. Ay, si Lola, magaling siya magturo. Tapos, kung hindi mo siya papakinggan, magalit siya, dapat pakinggan mo lang maayos para... Kasi pag magturo yan si Lola, isa lang. Hindi siya magturo ng ilang beses. Kahit yung gusto niya, kapag magturo, dapat makinig ka para mabilisin mo makita. At saka mabilisin mo makuha yung kanyang turo. Yung paggawa po ng beads, bale, nakikita ko lang sa kanila. Pero nagawa ko ng sariling strategy ko, yung nylon na ganito. Pero okay rin yung gamit ang sinuli. Ito po, pero yung iba paggawa, gaya ng paggawa ng mga scarf, at saka yung mga patadyong, hindi ko pa nasimulan yun, pero willing ako matuto. Isa siyang mabuting teacher. At saka,
lahat ng mga medyo mali, kinukrusyonan niya agad para yung mga student niya matuto agad sa kanya. At matatandaan ng iba, ayan ang mga estudyante niya kung anong mga tinuturo. Kaya, ayan ang labas, matuto sila. At yun nga, si Lola ay very important. At mahal namin siya. And we meet those who have actively taken a part in helping Fu promote her art and manage the newfound fame, which has brought both honor to their clan and the possibilities of commercial success for her own weaving. So bilang apo niya, nakitaan namin, sobrang masaya kami dahil nabigyan siya ng parangal sa dahil po sa kanyang karunungan. Masaya po kami dahil hindi lang para sa aming pamilya, kundi sa buong tribong Blaan. Parang masaya kami dahil parang nagkaroon ng ilaw, ng liwanag ang tribong Blaan na sa paraan sa kanyang parangal, maipakilala yung buong tribo sa buong bansa. Magaling talaga sa gawang kamay ng tribong Blaan, lalo na sa paghabi. Si Lola po ay malaking karangalan sa amin dahil po ay nabigyan po kami ng opportunity na magaya po namin yung kanyang kaalaman. Tulad doon sa pag-weave niya, pagtatahi, paggawa ng mga beads accessories, sa paggawa din ng Blaan basket, saka sa music din po. Pati na rin po sa pag-uugali, sa paghalubilo sa ibang tao, yun po ang natutunan namin sa kanya. But meeting Fu Yabing reveals a quiet, almost aloof elder, seemingly wary of the attention of outsiders and their gadgets and cameras. She must have been wondering why, despite her award, we seemed so interested in her. Ang nauna niyang ano, yung sinabi niyang mama niya na mag-design daw siya ng kung tawagin ay Fanggalaw. Fanggalaw daw yung pinagawa sa kanya para makuha niya lahat ng designs. Kasi kung lalaw, may kriuni mo, bukan daw siya at bukan naman. Ang iniisip niya, ma'am, siya lang yung parang binigyan ng love, tapos parang walang maibigay in return. Abraham, loko yun ito, kamdori daw. Over the next days that Dayaw spent with Fu Yabing, she would grow warmer towards us, sharing her knowledge and her own unique and loving view of her vanishing world and her enduring art. Lutay is a Balaan word for the fiber, scientifically known as Musa textilis ni. To the majority of Filipinos, this fiber is simply called abaca. Abaca used to grow wild in the forests of Amguo, the hamlet where Yabing Dulo was born some 100 years ago. It was from her mother and her kinswomen, from whom she learned to weave on the backstrap loom. We think of weaving today as simply a process of putting warp,
and weft together to produce a textile. But for many animist peoples, the process begins in the forests or the plantations where the abaca trunks must be cut down, the fibers gathered, and processed. Saan niyo po kinuha yung abaka? Sarili namin yung tanim. Tataniman namin eh. Kaya noon, ganito naman ang produkto namin. Ilang buwan o taon po bago tumubo yan? Oo, tagal na yun. Mga 6 taon ito. Kayo ang nagbibigay ng ano, abaka fiber kay Lola, Yabing? Oo, noon. Iwan ko naman ngayon, noon. Barato na eh. The use of organic dyes is another aspect of Fu Yabing's art. As a young girl in Amguo, she learned the plants and herbs, their relationships to the climate as well as to other plants. Yung mama niya, nakuha niya dun sa mama niya. Tapos siya, nakuha niya sa mama niya yung design. Wala siyang sariling design. Yung design talaga ng mama niya ang ginagaya niya hanggang ngayon. Tapos bawal daw ituruan yung anak mismo. Lamlawiling ang kungkot daw. Likas buon sin ko. Kung mabilis ka daw mag-weave, ma'am, matatapos mo yung isa sa isang linggo. Pero kung hindi ka naman mabilis, nasa 2 linggo bago matapos. Masaya daw siya, ma'am, pag nag-weave. Dahil nag-weave siya na mula sa puso. The weaving process that she learned as a child is pregnant with myth and meaning. The motifs sacred to the Balaan people are deeply etched into Fu Yabing's mind and memory. Ano yung design na yun? Lugob lang siya, ma'am, kasi maliit. Maliit na design lang. Dutukay. Despite the encroachment of Catholic fundamentalism, which began when Fu Yabing was a young girl, and which has made many converts among her kin and village, Fu Yabing and her husband have remained deeply animist. It is this abiding connection to the ways of the ancient Balaan that makes for the totality of Fu Yabing's personhood. Her being a weaver is not separate from her being a biologist who knows the forests and its fruits and herbs. Nor can her being a weaver be separated from another important function, that of being a medium to the spirits. The weaving process itself is guided by ritual. Here she presides over the rites preparatory to weaving. Leading a group of younger weavers into the river to seek the blessing and guidance of the spirits. The river is also the site of a larger ritual that involves the entire community. Here, as a priestess, she blesses the members of her clan.
and community in an ancient rite that she learned as a young girl. What challenges does a traditional artist like Fu Yabing face when accorded the distinction of Gamaba Awardee? How can she keep her own spirit and instincts pure in the face of possible commercial success and national attention, while her family may watch out for her interests and where the National Commission for Culture and the Arts continues to guide and monitor her efforts? Fu Yabing clings to only one vocation in her old age, to teach and to pass the ancient world of her Balaan forefathers to the younger generation. Ako po yung first na kasali sa student ni Fu Yabing. Malaki po ang natutunan ko kasi first na pagsama namin sa kanya para magbuo ng grupo. Kahit mahirap, ma'am, pinilit namin magsama kasi para gusto namin matutunan lahat. Unang-una, nagsama kami magtumba ng abaka kasi andun pa kami sa Kalyong noon, yung first namin na 2013 pa, andun kami sa Kalyong. Maliit pa lang yung anak ko, nagsama pa rin ako kasi ang nasa isip ko para matutunan ko lahat ng ginagawa ni Fu kasi matanda na siya para mas transfer sa amin ang galing niya. Ang natutunan ko po kay Lola yung pagbibids din po. Kasi po, nung time nagwawalis po kami doon, naglilinis kami, kinuha niya yung kamay ko, dinala niya ako doon sa bahay niya. Sabi niya, ito, tahiin mo, tapos hindi pa naman ako marunong. Sabi niya, sige lang, kaya mo yan. Kaya kinaya ko po hanggang nakuha ko na yung design niya sa ng beads. Kaya po, ito si Lola, nagpapasalamat din po kami kasi hindi din siya nagsasawang tumuro sa amin. Ituloy namin ito para makilala kami ng isang tunay na Balaan. At saka si Auntie Yabing, gusto namin po ituro niya sa mga bata lahat yung mga talento niya. Baka sa sunod na araw, baka kinuha ng Panginoon. Wala na kung hindi na itinuro sa mga bata. Gusto namin lahat ng mga taga rito at taga roon sa amin sa Kalyong, itinuro niya, ma'am. Kando sa limo ko na ni, yun na't mabang ni ito ko. Tasun, nabang ko ni ito, abyo nililamib tutong. Ang sabi niya sa mga estudyante niya, dapat ipagpatuloy nila daw na tumulong sa kanya. Di daw tulad nung unang panahon na walang tumutulong. Tapos yung mga gawa nila parang palitan lang ng gamit, hindi nila binibenta. Pero ngayon, madami nang nagkakagusto para ipagawa sa kanila yung gustong tela. Itatabog lang ito. Itatotin mo magbang yun. Na fanduf to na inimu to ni. Yabing Dulo has really been one of the most important people in preserving Balaan Mabal Tabi. The traditional weaving, similar to the tinalak in the way of working, but this is ikat, no? Ikat weaving.
And you know that ikat weaving is very old in the Philippines. And we have fewer and fewer ikat weavers simply because it's a very hard kind of work. You have to be so painstaking in your work because you really have to tie a lot, you know, of strings in order to create the pattern. And Fu Yabing, in spite of her age, in spite of her eyesight not as clear anymore as before, she continues, she persists in this. And she creates very, very fine designs. In fact, she is one person who really deserves the award because she doesn't want to adulterate the authentic Bilaan designs. She makes sure that she safeguards the most authentic designs of the Bilaan, because she says that this is the source of Bilaan identity. And you cannot be, if you cannot be you cannot be proud of being a Bilaan if you adulterate these designs. So this is the importance of very fine designs of Fu Yabing, and you don't really find this anywhere else in this country. That's why we honor her with the Manlilikha ng Bayan Award. Into the trap of compartmentalizing our Gamaba winners as just weavers or chanters or craftsmen, just as we like to do with ourselves, the people we know. We often fail to recognize that to be a Gamaba awardee is to be a total embodiment of a community. It is to perform many traditional roles that were important to the welfare of the clan and the village. To be a Gamaba winner is to be more than just an artist, but a fully realized person functioning with many roles: a mother, teacher, shaman, medium, repository of knowledge. Fu Yabing personifies all that. In her great wisdom, in the totality of her personhood, she is truly worthy, bearer of Dayaw. Our knowledge, our pride.